Santiago. First and last time on Kamnarao, magsasalita ng aktres na si Linsay De Vera tungkol sa fake news na nabuntis daw siya ni Dingdong Dantes. Umugong ang mga balita at mga video reports ukol dito kamakailan. Aminado ang aktres na naapektuhan siya ng issue. Nagulat po ako because it's been a very long time since last ko po nakasama na matrabaho si Pirtong. And then ngayon kumuntok yung issue. Diretsahang sinagot ni Linsay ang tanong. Nabuntis ka ba? No. Hindi po yung totoo, Tito Lar. After Alice Robin Hood, I did Victor Magdanggol. 2017, I did Alice Robin Hood. The last time I worked in Samoyeto. 2018, I did Victor Magdanggol. Kung nabuntis po ako dito, dapat ng Victor Magdanggol pa lang nakikita na nila na lumalaki yung chan ko or may napapansin na sila sa katawan ko na nakakaiba. But I still did projects, I still did castings all throughout the years. So it's not true, hindi po totoo. Walang namagkita po sa akin, Kuya Tom. Ano nga ba ang dahilan at hindi naging aktibo sa showbiz si Linsay nitong nagdaang dalawang taon? I wanted to focus po on my studies, Tito Lar, because maaga po ako nag-graduate ng high school. I was 15 when I graduated. So, since I gave some time sa career ko, sa passion ko, I wanted to also give time sa education ko. From 2018 up until now, I've been spending more time sa studies ko po. Handa raw si Linsay na harapin ang mga nagkakalat ng chismis hanggang sa korte. Malakas po loob ko, Tito Lar, to tell them, to ask them to come forth with proof if they can. Patunayan po nila, nabuntis ako ni Pito. Ang masasabi ko po is, right now, I'm currently talking to lawyers as well. We're talking to our lawyers and we are speaking of possible charges that we can file to those who claim that to be true. I encourage you, if you have the proof na nabuntis ako ni Pito, please come forth and we will meet each other in court. Tuloy pa rin ba ang showbiz career para kay Linsay? If the opportunity comes naman dito na, I won't say no. But for now po talaga, I'm focusing on my studies and my education. I'm not getting any younger, it's kaka-birthday lang po. So I wanna pursue my studies and at least graduate college. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.